Hey guys, welcome back again to my channel. So for today, ayun nga, i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung go-to look ko. So yung makikita nyo sa video na to, kung ano yung ginagawa ko kapag aalis ako, ganun kung ano ginagawa ko sa mukha ko kapag may gala ako, ganun. Ayun at ayun lang yun, okay? And wala na akong ibang sasabihin, so let's start. So yung unang-una kong ginagawa lagi ay syempre nagmo-moisturize ako ng aking face, of course. Very important yan ang pag-moisturize ng face. And ginamit ko today is yung Nature Republic or minsan yung ito, yung eye white. Pero ngayon wala lang, trip ko lang gamitin Nature Republic. So ayun yung ginamit ko moisturizer. And then next one, doon na tayo sa ating base. So ang ginagawa ko, kukunin ko yung concealer ko which is this Maybelline Fit Me and I'm in a shade 20 or sun. Tapos, itong aqua moisturizer ng IY. So, diba, itong concealer, maglalagay lang ako dito, ditong part ng kamay ko. Hindi ko siya idirekta dyan. Ayan, maglalagay ako dito. Siguro mga dalawang hugot, ganun. Ganyan lang siya kadami. Tapos, hahaluan ko siya nitong IY na moisturizer. Ginagawa ko yun para kasi feeling ko mas natural yung dating niya. Mas parang wala kang nakalagay sa mukha mo, ganun. Pero at the same time, nako-conceal niya medyo yung under eyes ko. Pero okay lang naman yun. Kasi gusto ko para talagang natural look, parang wala akong nilagay sa mukha ko, ganun. So, ganyan yung amount na nilalagay ko. Tapos, imimix ko na siya using my fingers. And then, ayan, yung nakuha ko dito, ganito yung pagko-conceal ko. Lalagay ko siya dito sa gitna and then pataas. Ayan, pataas natin siyang ilalagay. Nalaman ko pala tong technique na to kay Ella Gachillian. I'm a fan of you, Ella, kung nanonood ka. And pataas din kasi siya maglagay ng concealer. And ayun yan, na-realize ko na mas okay kapag pataas ilagay yung concealer kasi mas yung pores kasi natin, pababa siya. So, kapag tinaas mong ganun, mas masusoak in yung product sa pores mo. Dinadamay ko na din pala yung eyelids ko para medyo pantay-pantay naman yung kulay beige, no? So, yung natira dito, lalagay ko siya. So, ayan, diba? Tsaka kung napapansin niyo sa mukha ko, may mga pimples ako dito and dito, ayan. May mga pimples ako ngayon, nagbe-breakout ako. Tapos, ang ginagawa ko, hindi ko siya kino-conceal. Hinahayaan ko siyang nandyan kasi feeling ko kapag mas nalagyan mo pa ng concealer, baka mas lalong lumala yung pimple. Kaya, yung concealer na nasa kamay ko, parang pinapasadahan ko lang siya ng ganyan. Tapos, ganyan lang. Hindi talaga as indirect na naglalagay ako ng product sa mga pimples ko dahil bakal mala siya, bes. So, ganyan na yung pinaka-base natin. And next one, sa blusher na tayo. And lip tint yung ginagamit ko para sa blush on ko. Ito yung ginagamit ko, yung sa AT Organics na Lip and Blush Tint Stain. Ayan, kung nanonood kayo ng videos ko, lagi kong gamit to, itong AT Organics na to, in the shade Hot Pink para dito sa ating blush. Lip tint ginagamit ko sa cheeks ko kasi mas matagal siyang mag-last compare mo sa powders. Tapos, magse-segue tayo dito sa ating nose para medyo natural pa rin ang dating. Ayan, okay na yung pulang ganyan. Kapag maglalagay ka ng blush sa lip tint mo, okay lang na tumawa ka na para kang tanga sa harap ng salamin, gano'n. Okay lang, kasi doon mo talaga makikita kung pantay sila, gano'n. Tsaka kung saan yung cheekbones mo. Ayan, ganyan lang kakapal yung lalagay ko. Tapos, maglalagay din ako dito. Yung mga natira dito sa fingers ko, lalagay ko dito sa baba. Para mas natural siyang tignan. Para kunyari, parang namumula lang ako, ganun. Then, isiset ko na yan using my Nichido na pressed powder in the shade tan. Basta tan yung shade na yan. Tapos, ang ginagawa kong ganito ako mag-set. Itong brush na to, ididip ko lang ng konti dyan. Ayan, tapos medyo kami. Tapos, lalagay ko lang siya ditong part.
Para maset lang yung nilagay nating concealer. Ayan, tapos konti sa noo. Ganyan lang, para hindi masyadong matte tignan yung mukha natin. Ako kasi gusto ko talaga, dewy and glowy yung, ano, yung mukha ko, ganun. Parang mukhang healthy, ganun. So, after the powder, magpo-proceed na ako sa aking kilay. And para doon, dalawa yung ginagamit ko eh. Ito, tsaka ito. Ito yung una, yung Fashion 21. Pero, hindi ko ito masyadong re-recommend sa inyo kasi hindi ganun kaganda yung pigmentation niya. Lalo na dun sa mga, ano, konti lang yung hairs sa eyebrows. Nagamit ko lang to kapag i-fill in ko lang, tamang fill in lang ng eyebrows, ganun. Tapos, ito. Ito yung re-recommend ko sa inyo. Dahil maganda to yung sa The Face Shop na Designing Eyebrow Pencil in the shade Gray Brown. So, ayun. Mas okay to, tsaka mas recommend ko to. Kaya ito yung gagamitin ko ngayon. So, una, ayan, suklay-suklay muna natin sila pataas. Tapos, kapag ganito sa mga gala or aalis, hindi din ako masyadong kapakak magkilay, ganun. Parang medyo natural pa rin dapat yung achieve natin. So there, okay na ako sa ganyan. Tapos, nilalagyan ko siya ng eyebrow gel. Ito, yung sa Nichido. Ayan. Kasi, di ba, mahaba kasi yung buhok ko sa, ano, sa kilay. So, ano siya, magulo-gulo siya, mabilis siyang magulo. Kaya, para magstay lang siya kung nasaan siya. Ayun. Nilagyan natin siya ng eyebrow gel. Daanan lang natin ng ganyan. Tsaka, para mas maging long lasting na din yung pang eyebrows na nilagay natin. So, next one naman ay naglalagay ako ng konting-konting eyeshadow sa mata ko para magkaroon lang siya ng dimension, gano'n. And ito pala yung ginagamit ko, yung sa EB Advance na Blush Duo, tapos Summer Fling. And ayan, maglalagay lang ako konti. Oops! Tapos nang ginagawa ko, kinocompress ko sila sa loob. Tapos dito lang ako sa dulo naglalagay. Para magkaroon ng ano, ng illusion na mas malaki yung mata ko, ganun. Para medyo lumaki naman, di ba? Ayan, okay na ako sa ganyan, di ba? Sabi ko sa inyo, konting-konti lang talaga ang eyeshadow nilalagay ko. Tapos, doon naman tayo sa aking eyelashes and ika-curl ko muna siya. Tapos, para sa mascara ko, dati kasi, ito yung ginagamit ko, yung Hyper Curl na Volume Express ng Maybelline. Pero ngayon, may mas na-discover kasi akong mas magandang mascara. Tapos, ito yun, yung sa Total Temptation ng Maybelline din. Itong Hyper Curl, okay to kasi parang natural looking lang yung mascara mo. Pero, mas okay to para sa akin ngayon dahil mas may volume kasi to. Diba, syempre, kapag mas may volume yung eyelashes mo, parang mas nabubuhay yung mata mo. So, ayun, mas prefer ko na to ngayon kesa sa Hyper Curl. Pero, pares ko lang naman silang recommend sa inyo, kaya kayo bahala. O yan, o diba? Mas buhay yung mata natin. So, last, dun na tayo sa ating lips. Ayun, last kagad tayo dahil ganun lang talaga yung ginagawa ko eh. For my lips, ayun, ito yung ginagamit ko. Silang dalawa lang lagi talaga. Ito yung favorite ko. Una, yung sa AT Organics na Lip and Blush Tint Stain. O, diba? Ang hilig ko sa AT Organics kasi maganda, kasi maganda talaga yung formula ng lip tint nila. So, ayan, in the shade Cherry. Actually, pangalawang bottle ko na to ng lip tint nila dahil yung isa medyo naubos na. So, ayan, bumili na naman tayo ng bago. Tapos yung isa naman, ito yung sa Everblend na to eh, ayan, nawala na yung mga, ano nga, pa-silver niyang image yan, naging red na. Ito yung shade niya, Mirrored Mocha, hindi na din siya nakikita. Ito na natin ganun, hindi naman nasusun yung mga products eh, basta sasabihin ko na lang, ito yung Mirrored Mocha. So, una kong ginagawa ito, ito muna yung pinaka-ilalim. Lalagay ko lang siya dito sa gitna, and then, gamit yung kamay ko, isa-spread ko siya. Tapos hindi na ako naglalagay sa taas dahil may nakuha naman siya sa baba. So, ayun na lang din. Ayan, ganyan. Tapos, papatungan ko na siya ng lipstick. Ito nga, yun. Pat-pat lang.
So, ayun na yung kinalalabasan ng aking lips. O, diba? Ang ganda ng kulay. Tapos, ayun na. Ayun na. Tapos na ang aking go-to makeup. So, ayun. Ganyan lang kasimple and kadali yung ginagawa kong makeup look kapag gagala ako or kaya may alis ako. Sana nagustuhan niyo itong look na to and may natutunan din kayo kahit papano, diba? Pero bago ko i-end tong video na to, meron tayong isa-shoutout. So, shoutout kay Rena Jane Jason, kay Lovely Adlawan, kay Kiona Rain Cartago, hi kay Jenna De Luna, and Chester Bundal. So, ayan. Love ko kayo guys, and also thank you din sa lahat ng mga nanonood sa akin. And I'll see you on my next video. Bye!